Napag-usapan natin ang patungkol sa pagbabalik nitong si Lieutenant Condo at ang combination nilang dalawa nitong si Carrera para talunin itong si Pelliot. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa May Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So nahiya nga itong si Carrera dahil sa pag-holding hands nila, pero dinismiss lang yon itong si Condo kasi importante daw ang laban na ito. Kaya wag daw mag-joke ngayon itong si Carrera. Nakita rin kasi nitong si Condo na delikado na talaga ang situation ng kanilang mga kasama. Konti na lang at babagsak na itong mga ito sa may kamay nitong Insector Queen, kaya kailangan daw nitong si Carrera na i-focus ang kanyang attention sa may plano nitong si Condo. Then nung nag-focus nga itong si Carrera eh nakita niya ito. Sabi ni Carrera eh naiintindihan niya na daw. Gagamitin daw pala uli nila ang kanyang judgment bullet. Sabi naman ni Condo eh tama daw ito. Inilagay niya daw ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa may judgment bullet. Ang kailangan nilang daw gawin nitong si Carrera ngayon eh ang mag-concentrate para makontrol niya ang pagre-release nitong kanilang bullet. Mukhang alam na naman daw nitong si Carrera kung paano gamitin yung gun. Kaya hindi na daw ata nito kailangan ng kanyang instruction. Ngayon eh may tiwala na itong si Condo sa may kakayanan nitong si Carrera. Kaya sabi nitong si Carrera sa kanya eh wag daw siyang magalala. Ipaubaya na daw yun sa kanya nitong lieutenant na ito. Punta naman tayo sa may situation nitong sila Pelliot mismo. Itong si Pelliot ngayon ang nagrurule sa kanilang battlefield. Kahit na pinagtutulungan siya nitong mga nandito eh siya pa rin ang malaki ang chance na manalo. Siya pa rin ang merong malaking advantage sa may laban na ito. Nagawa naman nitong sila Obera ang kanilang mga plano, pero mukhang hindi pa rin ito sapat para talunin itong Insector Queen. Ang disappointment lang halos nitong si Pelliot ngayon ay hindi ganun karami ang namatay sa may battlefield, kaya hindi ganun kalaki ang nai-absorb niya na powers. Pero kahit hindi naman daw ma-devour nitong si Pelliot ang mga kalaban, eh nai-devour niya naman daw ang strength ng kanyang mga children, kaya pwede niya pa rin daw ito na may consider na success. In fact, eh napakalaki na talaga sobra ng diferensya ng strength niya ngayon at nung strength niya nung una. Sa existence value pa lang daw eh napakalaki na talaga, lalo na daw kapag idinagdag pa dito yung mga skills na nakuha niya na galing nga sa mga anak niya. Kasi kung matatandaan nga natin eh naidagdag na rin kay Pelliot ang melee combat specialty. Kapag inicombine niya daw ito sa kanyang ability na spatial domination eh imposible na daw para sa mga kalaban na ito na manalo pa sa kanya. Pero meron pang isang problema dito itong si Pelliot, kasi ang gagaling daw ng coordination nitong mga small fries na ito. Kaya although hindi nga ito halos nakakapag-deal na malaking damage sa kanya, eh hindi niya rin sila magawang ma-eliminate kasi ang bibilis daw na mag-respond nitong mga ito sa may isa't isa. Kaya nakakairita daw talaga, hindi na daw siya natutuwa sa kanilang situation. Kasi kahit napakalaki na daw ng powers na nadagdag sa kanya, eh hindi niya pa rin daw ma-wipe out itong mga ito. Kung hahayaan ni Pelliot na tumagal ang battle, eh sigurado na siya ang mananalo. Kasi eventually, eh mapapagod itong kanyang mga kalaban. Mauubusan sila ng mana. Pero dahil frustrated na nga itong si Pelliot ngayon, eh hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Kasi talagang inis na siya sa kanilang laban. Ang isa pa sa mga pinakakinaiinisan itong si Pelliot dito, eh ang Majin daw na nagngangalan ng Geld. Kasi although hindi niya nga kasing lakas ito, eh napakatibay naman daw nito in terms of defenses. Paano daw kaya ito nakakasurvive sa kanyang mga atake? Dapat daw, eh patay na ito kanina pa. Pero hindi niya daw ito magawang tapusin. Ilang beses na daw ito na tinatamaan ng kanyang malalakas na atake. Mga atake na meron talagang intent na patayin nga itong kanyang kalaban. Pero kahit na ilang beses na daw ito natamaan ng mga malakas na atake na ganun, eh palagi daw nitong nagagawa na makabangon pa rin after. Tas after daw nitong bumangon, eh ang sama ng tingin nito kay Pelliot, na para daw bang sigurado na ito sa kanyang pagkapanalo. Si Geld talaga ang nakasurprise kay Pelliot, kasi away na naman itong si Pelliot sa may strength nitong si Obera. Kasi of course, eh nagpadala itong si Pelliot ng mga scouts dati para i-monitor kung gaano kalakas itong Primordial Angel na ito. Kaya ngayon, eh alam na ni Pelliot kung ano ang dapat na expect sa kanya. Kaya kanina pa nga conscious itong si Pelliot sa may existence nitong si Obera.
Kaya ang ginawa ni Peliud sa kanya ay hinayaan niya muna itong si Obera na gamitin ang malakas na skill niya. Kaya bawas na ang magic heals nitong Primordial Angel. Pero again, eh itong si Kel daw talaga ang pinakang problema dito. At bakit nga daw sobrang tigas ng mga defenses nito? Nung una daw ay kasing lakas lang naman ito nitong si Mujica bago niya pa i-cast ang kanyang life reconstruction. Kaya ano daw ang nangyari? Masyado daw mataas ang durability nito. Kaya hindi niya daw alam kung paano nito nagagawa na ma-withstand ang malalakas niya na atake. Ito daw ang dahilan kung bakit nakakainis na labanan ang mga specialized type na opponents. In this case nga kasi, ay specialty ni Geld ang kanyang mga defenses. Sa frustration itong si Peliud dito ay nag-cast siya ng napakaraming atake. Itong napakaraming atake na ito ay mga dimensional slash at kung ano-ano na mga direction ang tinamaan itong mga dimensional slashes na ito. Pero ini-intercept ito ng Chaos Eater nitong si Geld. Kaya wala ni isa sa mga atake ang nag-deal ng kahit na anong damage. Dahil dito ay lalong tumaas ang frustration nitong Insectoid Queen. Hindi na nag-hold back itong Insect Queen ngayon. Pero hindi niya ma-penetrate ang defenses nitong si Geld. Tapos ito pa ang nakakapanginis sa kanya. After kasi nasanggain nitong si Geld ang mga ibinabato niyang atake, ay umaatake naman from different angles itong si Lagopta. Nag-e-enjoy daw na makapaglaban dito itong si Midli. Pero alam ni Midli na kapag namatay siya sa may battlefield na ito, ay tapos na ang kanyang buhay. Kaya kahit na warfreak nga itong si Midli, ay nakikipaglaban siya ngayon ng sobrang maingat. Talagang pag-iingat na ang nakataya ay ang kanyang sariling buhay. Seryoso rin makapaglaban itong si Midli ngayon, at ang bawat atake niya ay merong intent na patayin talaga itong si Peliud. Kasabay naman sa pag-atake nito, itong si Lafrey at Carrion. Sabay nilang inaatake sa may ere tsaka sa may land itong Insectoid Queen. Iniutilize nila ng fully ang kanilang awakened na powers. Kaya mukhang sulit daw talaga ang naging training nila sa may labyrinth nitong si Ramiris. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.